Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos ang 6.1 magnitude na lindol sa Luzon noong Lunes, muling niyanig ng lupa pero sa gawing kabisayaan naman. Alamin ang detalye nito at magiging lagay ng panahon mamaya. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako makakasama nyo ngayong Miyerkules, April 24, 2019, Patrick Obsuna at ito ang Panahon TV. Sa pagising na maaga, mas marami ang matatapos na gawain. Kaya naman simulan na ang morning routines at sabayan ang pagsikat ng araw. Yan ay sa ganap na 5:38 na umaga at lulubog naman ito, 11 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Samantala, dahil sa naganap na lindol kahapon sa Visayas, narito ang mga walang pasok. Walang pasok ngayong araw dahil sa 6.5 magnitude na lindol sa Visayas, ang lahat ng antasyana, pribado at publiko sa Tacloban City. Wala ring pasok ang lahat ng universidad at educational institution sa University of San Jose, Recoletos. Wala ring pasok ngayong araw sa University of the Philippines, Diliman Extension Program sa Pampanga. Dahil naman sa magnitude 6.1 earthquake sa Luzon, wala pa rin pasok o posibleng wala pa rin pasok ngayong araw hanggang sa April 28 ang lahat ng universidad at institusyon ng edukasyon sa Emilio Aguinaldo College. Bago simulan ang araw, alamin muna natin ang naging lagay ng panahon kahapon. Patuloy pa rin umiral ang easterly sa Luzon o sa Southern Luzon, Kabisayaan at maging sa buong Mindanao. Bukod sa mainit at maalinsang ang panahon, nagdala pa rin ito ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi ng bansa. Magpapatuloy pa rin ba ang ganitong lagay ng panahon ngayong araw? Yan ang ating aalamin mamaya. Tumaas na ba ang level ng tubig ng mga dam dahil sa mga pag-ulan na nangyari kahapon? Narito ang pinakahuling tala. As of 6 a.m. April 23, 2019, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Bumaba ito ng 0.67 meters. Sa Magat Dam sa Isabela, bagyan tumaas ang level ng tubig dito na umabot na sa 172.69 meters. Sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, bumaba rin ang level ng tubig dito na sa ngayon ay 195.65 meters na lamang. Ngayong may krisis sa tubig dahil sa El Nino, upang makatulong sa pagtitibid ng tubig, narito ang ilan sa paalala sa matalino at wastong paggamit ito. Dahil apektado pa rin ng El Nino ang ating bansa, ang pagtitipid ng tubig, malaki ang magagawa. Ayusin kaagad ang sira o tagas sa tubo ng tubig. Maligo sa maiksing oras. Mainam din kung gagamit ng tabo at timba imbes sa shower. Huwag iwanang nakabukas ang gripo. Gumamit ng water-efficient na gripo, flush toilet at washing machine. Kung magdidilig, gawin ito sa madaling araw o bago gumabi para hindi agad mag-evaporate ang tubig. Para maiwasan ang kakulangan sa tubig, pagtitipid ang kinakailangan. Narito na ang mga balitang dapat abangan ngayong umaga. Death toll sa naganap na lindol sa Luzon, tumaas. Mga paraan para maiwasan ang sunburn, alamin. Isang probinsya sa Palawan, tinalakay ang paghanda sa climate change. Buko juice, ginawang official sports drink ng 2019 Palarong Pambansa. Huwag nang maglilipat ng channel at magbabalik pa ang Panahon TV. Kakambal na ng mainit na panahon ang iba't ibang sakit. Kaya naman para makaiwas sa epekto ng tag-init, narito ang ilang paalala.
Huwag pabayaang walang kasama ang mga bata sa loob ng nakaparadang sasakyan. Sumilong sa malilim na lugar. Maging handa sa lagay ng panahon. Uminom ng 8 hanggang 12 basong tubig. Gumamit ng sunscreen. At magsuot ng light-colored clothes na mas kakaunting init ang naaabsorb. Tandaan, sa pabago-bagong lagay ng panahon, kaalaman ang kailangan.